Lagi ba nag-iinom ang nanay mo? Oo eh. Pagkatapos niya maglaba, naglalasing na siya. Alam mo, Father, mahal na mahal ni Bobo yung nanay niya. Pero parang hindi ganun si Aling Betsay eh. Huling mo talaga, no! Sinira mo na ang buhay ko, ni-istorbo mo pa ako! Ako, ngayon pa tayo mawawala ng kita. Sinisingil na kami ng upa. Huwag ka maganda. Gagawa tayo ng paraan. Doon kaya tayo sa dahil ng mga jeep. Baka mas maraming tao doon. Hindi ka na. Kinain ang aso yung paninda mo? Diyos ko naman, Buboy! Opo, Aling Betsay. Tatlo nga po yung aso eh. Buti nga po yun, nilupak lang yung kinain. Hindi kami dalawa. Ano, Tomasa? Saan niyo po pala balak itayo yung community center? May napili na po ba kayong lugar? Oo, doon sa Squatters Community, sa Barangay Limbon-Limbon. Sa Sitio Tururo, karayo! Father Sito, amusta po yung sugat niyo? Magaling naman ah, bakit? Pwede po sana, pumunta po kayo kay Aling Betsay. Father, alam mo kung anong problema ko? Wala akong pera. At yung alaga mo walang ginawa, kundi istorbohin yung anak ko, kaya hindi makapagtrabaho ng maayos. Ganda talaga ng binabalak ni Doña Tomasa para sa mga taga San Juan Bautista. Alam mo ba, hindi na sila tatambay kung saan-saan, lalo na yung mga kabataan. Kasi meron na silang pupunta na isang lugar. At alam mo ba, hindi na sila malilinis ng landas. Sus, diba? Masaya ka pa dyan. Eh, ang daming mga walang tirahan dahil sa binabalak ni Doña Tomasa. Eh, hindi naman talaga dapat sila nandun, ano? Mga squatter nga yun eh. Tsaka, napakabait nga ni Doña Tomasa. Bibigyan pa sila ng pera pag umalis sila doon. Oh, tsaka, sa kanya naman talaga yung lupa. Sa tingin mo ba, kaya na magpatayo ng tirahan sa ibibigay ni Doña Tomasa? Ano ka ba? Umaga-umaga, puro ka kontra. Kontra. Eh, may mga kaibigan ako sa Sitio Turo Carayom eh. Eh, paano kung sa atin mangyari yun? Palayasin tayo sa tinitira natin. Hindi ka ba magagalit? Eh, hindi naman tayo squatter ah. Ano ka ba? Hindi tayo mayaman. Mahirap lang tayo. Isang bulati na lang pipirma, magiging squatter na tayo. Steve! Kahit kailan, hindi tayo magiging squatter, ha? Tanda mo yan. Sabi nga ni Doña Tomasa, tell me who your friends are and I will tell you who you are, ha? Kaya, kung pwede, tigilan mo na yung pakikipagkaibigan sa mga squatter dahil magiging squatter ka din. Para sa taong lagi nagsisimba, ikaw ang masamang ugali. Diyan ka na. Babiyahe pa ako. Tatay mo talaga, oo. Pagtapos ako, kawaitin na mo. Hindi naman kinain, niluto ko. Anong ginagawa niyo dito? May problema ba? Ah, wala ho, Father. Ah, magpapaalam na ho kami. May umatake ho na aswang sa kabilang bayan eh. Medyo hindi ho kami makakabisita na madalas. Eh, wala naman ako nakikita magiging problema dito. Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Father, ingatan niyo yung tagabantay. Hindi mo na kailangan sabihin yung Ruth. Nabaril na nga ako at lahat dahil sa pagtanggol ko sa kanya. At masahol pa doon eh, handa akong gawin para sa kanya. Kaya huwag nyo nang ipag-alala si Juan. O, Buboy! Wala tayong kaibigan mo, ah! Ba't ganyan yung amoy mo? Amoy utot. Siguro dahil yun sa kakakain mo ng kamote. Utot! Kahit kasi ng kain. Ba't natahimik ka? Alam mo, wala ka ng panakot sa akin. Kasi, naisabit mo na yung project natin. Kaya ngayon, pwede na kitang awayan! Lester! Uy! Balot! Tumating siya ron! Buboy! Dito pala yung kaibigan mo! Oo! Kaibigan ko siya. Kaya kung gusto niyo siyang awayan, ako makakalaban niyo. Anong kaibigan? Alam mo, Juan, malapit ka na mawalan ng kaibigan. Kasi, aalis na dito yan! Aalis? Sino nga aalis? Kita nyo? E di wala kayong kaalam-alam, ano? Papaalisin na kayo sa Sitio Turo Carayom. Yung squatters doon, papalayasin na ni Doña Tomasa. Gagamitin niya yung lupa para sa project niya. Kaya ikaw, wala ka nang may pagmamalaking matalino ka. Kasi sigurado ako, pag nawalan kayo ng bahay, di ko na makakapag-aral ulit dito. Tara na! Di na makakapag-aral.
amiga. Nalalangap po na ang sariwang hangin dito sa Juan Bautista. Ibig sabihin, malapit na mawala ang mga squatters dito na nagpapapangit ng paligid natin, ha? Oo nga, amiga. At dahil sa mga proyekto ni Doña Tomasa, malapit na maging maunlad at gumanda itong ating bayan. Ah. Malay nyo, maging isang tourist destination nito, di ba? Tulad ng Boracay. Puerto Galera. Oh, pwede. Kaya, Palawan. Teka muna. Eh, yung mga lugar na yun, eh, may beach. Eh, wala naman dagat dito, ah. Mm-hmm. Problema ba yun? Oh. Mayaman si Doña Tomasa. Di magpapagawa. Oh, ito ba yung sinabi ni Lester? Siguro. Kasi kaibigan ng Doña Tomasa yung nanay niya. Kaya siguro alam niya. Pero kilala mo din si Doña Tomasa, di ba? Lagi siya sa simbahan. Baka pwede mo akong tulungan. Paano? Kausapin natin siya. Sabihin natin na huwag gawin yung balak na palayasan kami sa Puro Karayom. Paano kung di siya makinig? Tsaka sabay tayo pupunta doon. Di ba ayaw na nanay mo makipagkaibigan ka sa akin? Bahala na. Importante to eh. Tsaka ayaw kong umalis sa tinitira namin. Sigurado, hindi na talaga ako makakapag-aral. Huwag kang mag-ala. Kahit ano pa klaseng kailangan mong tulong, tutulungan kita. Alam ko kung saan nakatira yun. Tara na, bilis. Tara na. Dito natin lalagay yung bulldozer. Okay, sir. So, mula rito, sir, hanggang doon. Ganto niyan, sa banda doon. Okay, ban. Pagkatapos niyan, sukatan niyo na yung dapat sukatan. Tapos divide na yun nandun doon, ha? Unahin niyo yung banda rito. Mika, subong natin kay nanay. Tapos, sir, itong parte na nandito, sir. Doña Tomasa? Doña Tomasa? Ano yun, Margie? Meron pong gusto makipag-usap sa inyo. Nay! Nay! Gigibay ano? Na daw po ni Doña Tomasa yung lugar natin! Ano? Anong gagawin natin? Josie! Josie! Anong gagawin natin pag gigibaraw ni Doña Tomasa yung lugar natin? Ha? Paano nangyari yun? Paano na tayo ngayon? O yan ang ding! Oo, bakit? Pagigiban na daw itong lugar natin! Ha? Hindi pwede! Hindi ka tayo nakatayang talaga! Tignan na rin! Anong ginagawa niyo dito mga bata? Kung pwede po sana, ibibigay po namin to sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Para saan ba yan? Si Buboy po, taga Sitio Turacarayong po eh. Pwede po sana, huwag niyo na po ituloy yung plano niyo. Kasi po, mawawalan po sila ng tirahan. Hindi mo naiintindihan, bata. Maraming matutulungan ng aking community center. Kaya hindi pwedeng hindi ko ituloy ang aking project. Kaya hindi ko pwedeng pagbigyan ng pakiusap ninyo. Nanay ni Buboy, ha? Ayaw niya makipag-usap sa akin. Kaya pasensya na, wala na akong magagawa. Teka lang, Father. May problema pa po. Hindi lang po kanila, Buboy. Pati na rin po sa lahat. Sino? Sinong lahat? Lahat po ng taga-Sitio Turacarayom. Anong problema doon? Father, pinadala po ako ni Kapitan. Taga-Turacarayom po ako. Kailangan po namin ng tulong niyo. Tungkol saan? Ipapag-iba po daw ni Doña Tomasa ang lugar namin. Yan po ang problema sinasabi ko sa inyo, Father. Kak, hindi po kami papayag. Oo nga. Ay, papayag. Kasama. Uminaw naman kayo. Kasama. Nandito na po sila, Father. Si Father. Ay, dumating kayo. Nagwawala na itong mga tao eh. Gusto susugurin si Doña Tomasa. Nako, yan ang huwag niyong gagawin. Huwag niyong susugurin si Doña Tomasa. Hindi yun ang paraan para matigil ang balak niya. Kailangan maging mahinahon tayong lahat. Eh, paano kung hindi makinig si Doña Tomasa, Father? Maghahalo ang balat sa tinlupan. Oo.
Naniniwala ako na lahat ay nadadaan sa magandang usapan. Kakausapin ko si Doña Tomasa para sa inyo. Yun lang muna ang gagawin natin. Pero kung ano man ang kalalabasan ng usapan na yan, nakikiusap ako, walang dapat gagamit ng dahas. Juan, Father! Ububoy! Sana makumbinsi na natin si Doña Tomasa, no? Sana hindi na ito mangyari. Kumagalla! Kakausapin ni Father Zita si Doña Tomasa. Malakas yata siya doon, di ba, Father? Naman, hindi naman malakas. Kung ano man, basta kakausapin ko si Doña Tomasa, yun lang muna. Sige, Buboy. Tuloy na kami, ah. Okay. Sige po, Father Zita. Ingat ka, ha? Halika na. Buboy! Talaga, buta. Aray ko po! Tigas ng mukha mo. Di ba sinabi ko sa'yo kung kumakikipag-usap doon sa batang yun? Aray ka nga dito. Aray! Wag po! Ay! Nay! Pinag-usapan lang naman po namin yung tungkol sa pagpapag-iba ng bahay natin eh. Nangangatwiran ka pa? Wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam kung anong ginawa niyo. Ang ayoko, yung sinisaway mo yung sinasabi ko sa'yo. Pag meron ako sinabi, dapat susundin mo, di ba? Ayoko lang naman po mapalis tayo dito eh. Kaya po ako humingi ng tulong sa kanila. Kaya nga, dapat lalo ka magtrabaho! Ha? Kailangan natin makaipon ng pera kasi pag ginibato, kailangan natin lumipat. Di kailangan natin ng pambayad. Naiintindihan mo ba ako? Kaya magmula ngayon, hindi ka na talaga mag-aaral. Magtatrabaho ka na lang. Trabaho ka! Nay! Father Sito, sana po may magawa tayo para tulungan sila Buboy. Iyaw po kasi mawala ng tinitirahan yung kaibigan ko eh. Tsaka, sana po hindi po siya matigil sa pag-aaral niya. Talino pa naman po siya. Sayang lang po. Pangako, Juana. Gagawin ko ang lahat para kumbinsin si Doña Tomasa na itigil yung proyekto niyon. Akala ko pa naman eh, kapakanan ng mga tao ang iniisip ni Doña Tomasa. Talaga? Nalaban ng mga Sitio Turocarayong? Oo. Ang sabi ng source ko, kahit si Father Sito, pumunta na doon. Ano? Kukontra na naman si Father Sito kay Doña Tomasa? Eh kasi nga may kaibigan si Juan Tagaron. Siguro, nakiusap na naman yung bata kay Father para tumulong. Hindi talaga nawawala ang salot na dala ng Juan de la Cruz na yan. Mm-hmm. Nabibilog pa rin yung uno ni Padre Sito. Biruin nyo, tututulan nila isang napakagandang proyekto dahil lang nakatira doon yung kaibigan ng anak-anaka niya. Talaga? Ay, naku, I can't believe this. This is preposterous. Oh, yes, I agree. Ay, this is preposterous. Ano preposterous? Preposterous. Ano ba yun? Yun nga. Yun nga sinabi niya. Ibig sabihin naman? Ewan ko, basta maganda pakinggan. Juan. Bakit po? Halika na dun sa opisina. Dun mo kukuhanin yung makeup exam mo. Ha? Teacher Daisy? Wala po po si Buboy. Hindi po ba siya papasok ngayon? Bakit? Bibigyan ka ba ni Buboy ng kodigo? Ha? Hindi po. Hindi naman pala eh. Halika na. Sumunod ka na. Father, salamat po dun sa abogadong pinakilala nyo sa amin, ha. Nakapag-file na rin po ako ng TRO laban dun sa planong demolisyon ni Doña Tomasa. Oh my God! Ang kakapal talaga ng mukha ng mga squatters na yan. At nag-file talaga sila ng TRO laban sa akin? Doña Tomasa, syempre po gigibain niyo yung bahay nila. Kaya, gagawa rin sila ng paraan para pigilan kayo. Go ahead, Margie. Kampihan mo sila. Of course not, Doña Tomasa. Hindi ko po sila kinakampihan. Sinasabi ko lang po kung anong iniisip nila para mapaghandaan ninyo. Pero umaasa pa rin ako na madadaan natin ito sa magandang usapan kay Doña Tomasa. Sana nga ho, Father. Dahil pag nagkataon, baka hindi ko makontrol yung mga taga sa amin. Well, hindi nila ako matatalo ngayon. Not this time. Doña Tomasa, bakit po ba parang ang laki ng galit niyo sa lugar na yon? Sa Sitio Turocarayong?
Can you keep a secret, Margie? Of course, Doña Tomasa. Well, ako din. Parang sigurado ko sa mga sagot mo. Papa, Teacher Daisy, naturo na po sa akin yan ni Buboy. Wala pa po ba talaga siya dito? Hindi po ba talaga siya papasok? Juan, ang mga estudyante talagang umaabsent. Minsan may sakit, minsan tamad lang. Ma'am, wala po siyang sakit kagabi. At saka, siya po ang pinamasipag na estudyante na kilala ko. Hindi naman yata tama yung gagawin ninyo, Doña Tomasa, na bigla nyo nalang gigibain yung mga bahay ng mga tao. Margie, iwan mo muna kami. Okay po, Doña Tomasa. Father, matagal ko na nabili ang lupaing iyon. Hindi pa ba sapat na kabaitan yun? Na pinatira ko sila nang hindi ako naniningil ng renta. Hindi, baka ngayon pwede na kayong sumingil ng renta, Doña Tomasa. Huwag nyo lang silang paalisin. O di kaya ibenta nyo yung lupa sa kanila. Father, napaka-ideal ng location ng lupang yon para dun sa itatayo kong community center. Besides, Father, ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Maganda ang project ko at pakikinabangan ng maraming tao. Maganda, Doña Tomasa. Kung wala sanang mga taong may sasakripisyo para lang magawa yung proyektong yon. Father, wala akong tinatapakan. Ang lupa ko ang tinatapakan nila ng illegal. Lalaban ang mga tao doon, Doña Tomasa. Hindi sila papayag sa gusto ninyo. Well, Father, karapatan nila ang lumaban. Katulad ng karapatan ko rin, na gamitin ang lupang yon sa paraan na gusto ko. Tomasa, baka naman may ibang paraan. Huwag ganito. Nakikiusap ako. I am so sorry, Father. Pero wala na akong maisip na iba pang paraan. Juan! Nausap niyo na po ba si Doña Tomasa? Oo, pero masamang balita eh. Hindi ko siya nakumbinsing itigil yung plano niya. Father, di po pumasok si Buboy. Bakit daw? Hindi ko nga po alam eh. Wala po siyang sinabi sa akin. Father, baka po may masamang nangyari. Punta po natin. Halika! Ah, sige. Buboy! Juan! Ikaw na naman! Father, di ba nag-usap na tayo? Nag-alala si Juan kay Buboy dahil hindi siya pumasok. At saka gusto niya lang magpasalamat. Dahil sa mga itinuro sa kanya ni Buboy, nasagutan niya lahat ng mga tanong doon sa makeup exam. Wala dito si Buboy. Nagtitinda. Nagtitinda? May pasok po kanina, Aling Bechay. Hindi na siya mag-aaral. Pinatigil ko na siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo ngayon, Bechay? Matalino yung anak mo. Malayo ang mararating nun sa buhay. Mabigyan lang ng pagkakataon. Anong pagkakataon sinasabi mo? Eh ngayon pa lang wala na kaming pagkakataon eh. Kita mo, wala nga kami makain. Bukas makalawa, wala na rin kaming bahay. O anong pagkakataon sinasabi mo, Father? Eh, ikaw ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon yun eh. Ikaw dapat ang magpursige para magkaroon siya ng pagkakataon. At ang pinakauna sa lahat, pabayaan mo siyang pumasok sa eskwelahan. Alam mo, Father, wala na tayong pag-uusapan. Tapos na to. Nakapag-desisyon na ako. Ako ina ng bata, di ba? Tapos. Sa ngayon, ang gagawin ko lang, magtitiklop ako ng damit ng ibang tao para meron kaming makain mag-ina. Wawa naman si Buboy. Thank you.
po mag-aaral si Puboy. Marami po siyang pangarap. Alam ko po kaya ang kaya niya po ito pa rin yun. Hindi lang po siya pinigbigyan ng pagkakataon ng nanay niya. Bossing, kaya na po magbigay ng pagkakataon kay Buboy, ha? Huwag niya pong bibigoy ng pangarap niya. Si Father Sito sa community center. Kahit si Father Sito, hindi niya kayang baguhin ang isip ko. Naghihiganti po ba kayo sa Sito Turocarayo? Gusto ko nang mabura ang lahat ng mapait na alaala ng malungkot kong kabataan. Kasama na ang lugar na ito. Nabuburahin ko. Nakita niyo po ba si Buboy? Umalis na eh. Saan ba kayong ibang lugar kayo nagbebenta ni Buboy? Doon po sa pilaan ng tricycle. Baka po andun siya. Thank you.